Hello mga lovely people, for today's video, ang gagawin ko po ay pinangat na isda. So, nakailang beses na po ako ng post nito. So, magpo-post pa rin po ako para i-share ko sa inyo. Ganun at ganun pa rin naman yung process at yung mga nilalagay ko. So, ayan po, naka-ready na sila. Tapos yung kalahati na yan, yung nilalagay ko sa ibabaw. So, nag-slice ako dyan ng sibuyas, tapos merong fresh ginger, fresh tomatoes, ayan. At saka, syempre, yung ating sliced garlic. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong kalahati ng mga aroma natin. Tapos, ito pa yung mga ibang ingredients natin. Yan po ay 10 piraso na kalamansi. So, bali, kalamansi juice. Tapos, lalagyan ko lang ng siling haba. And then, ang palaya na binabad ko sa asin, no? So, may asin yan at tubig. Tapos, lagyan ko lang ng konting toyo, konting suka, liquid seasoning, yan, extra virgin olive oil, tapos, magic sarap. Tapos, hindi ko pa sure kung lalagyan ko ng asin, okay? So, procedure na tayo. So, ito po yung ating magic sarap. Ayan. Para magkalasa din yung mga aroma natin. Kalamansi juice. Ayan, lagyan natin ng kunting liquid seasoning. Ayan po. Tapos, lalagyan din natin ng suka, toyo, at saka extra virgin olive oil. So, ginagawa ko lang po ito para kahit pa paano magpantay-pantay na sila. Yan. So, yun yung toyo. Tansya-tansya lang. I-adjust nyo na lang po according sa panlasa ninyo. Tapos, suka. Yan. And then, lagyan ko lang ng extra virgin olive oil. Tapos, alam niyo yung magiging sauce nito. Ang sarap po sa kanin. Ayan. So, mix ko lang and then maglalagay ako ng konti dyan. Lagyan natin. And then, hatiin natin. Tulungan natin kasi baka yung oil. Ayan. Pagkatapos niyan, lalapag ko na yung isda at saka yung mga ampalaya. So, ayan. Dami nila. Nabili ko to kayo ng sidad. Diba? So, kaganyan. Magyan lang natin ng konting. Magic sarap. Dami. Hanggang dinner na to. Ito naman kasi ngayon luto, walang problema. Pagkaan, hindi na ubos agad. Yan sila. Tapos, another magic sarap. Tapos over medium heat lang talaga. Kasi hindi natin lalagyan ng tubig, no? Hindi ako naglalagay ng tubig. Pinapakatas ko siya ng kusa niya. Ngayon, kung ayaw nyo gumamit ng magic sarap, pwede naman po kayong gumamit ng asin. So, para magkaroon lang din ng lasa yung ating mga nilagay na ampalaya. Ayan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po malat. And then, lagay na rin natin ito. Thank you.
sa ibabaw ng mga aroma para masarap sila. Ayan mga lovely people, tapos gaya ng sabi ko, medium heat lang talaga. Siguro mga 20 minutes po. Okay? Tatakpan natin. Check natin. Ayan, so nagsasabaw-sabaw siya, diba? So, ayan po, 20 minutes na siyang nakasalang. So, tingin ko, ready na siya. Tingnan. Itabi lang natin ng konti para naman makita yung isda. Okay. So, ito na po yung ating finished product. So, hello mga lovely people, it's Tiki Man time. So, katay ng sabaw-sabaw konti. Lalagyan ko sa kanin. Ayan. Ayan po, kain tayo. Kain po. Kakamay. Maninis po yung kamay ko. Yun. Tsaka ako naman yung magsusubo. Kain po ulit. Kaman natin, hindi ba maalat? Sarap kasi hindi overcooked tapos hindi masyadong mapait. Ito yung nag-iisang isda na naiba. Hindi ko lang alam kung ano pangalan nito. Basta tilugon daw niya, tilugon. Isda ba ito? Mabay tawagan eh. Sakto lang po siya sa, sakto lang po yung lasa niya. Hindi po siya masyadong maasim, hindi rin masyadong maalat. Basta, swak na swak lang talaga. Siyempre, para sa akin. Ngayon, kung gagawin nyo, bahala na po kayong mag-adjust. Gano'n nyo po. Paano nyo po titimplahan, ano po. So, anyway po mga lovely people, thank you so much. Kasi po, doon po sa ating Red App ay kahit pa paano ay umuusad pong ating mga friends, followers, and subscribers doon. Thank you so much po sa ating mga bagong friends and new followers and subscribers. At saka po para po sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag po kayong mahiya na mag-like, share, and subscribe. And kung meron po kayong mga tanong, suggestion, recommendations, isulat niyo lang po please sa comment section. Ayan po. So, paano po? Thank you so much po pala sa mga nag-share din at saka nagla-like at nagko-comment, yung mga nag-i-engage po sa mga content ko. Thank you po sa inyo. So, paano po? Tapusin ko lang po itong lunch ko. So, hanggang sa susunod po, dito lang sa Cucina DPG, the home of Pacham Pacham recipes. Keep safe, God bless, take care, and enjoy cooking. Ciao, ciao! Mwah!